Russo, nací Lucifer. Ave Notera. Ang bati ni Luxbel sa Infinito Dios at saka lumapit at ang sabi, Ama, akong iyong anak na si Becca. Hindi mo ba pagkakalooban ng kapangyarihan na gaya ng kapangyarihan na ipinagkaloob mo sa tatlo? Hindi ako papayag na hindi mo pagkalooban tulad ng ipinagkaloob mo sa tatlo. Sila'y nakakagawa ng mga kababalaghan at ako'y hindi. Ang sagot ng Infinito Diyos kay Becca ay ganito. Yumaon ka at tawagin mo ang aking pangalan. Oy, Obede, Mayoned, Bukabeo. At makakagawa ka, subalit hindi mo maaaring lampasan o pantayan man lamang ang kapangyarihan ng tatlong persona. Umalis si Becca, natungo ang ulo at masama ang loob. Hinanap niya ang tatlong persona at nang makita niya ay simulan niya ang paggawa. Tumawag si Becca sa Infinito Diyos ng ganito. O Pater dihi apod in tubhinum ab ami. O Pater os makuet grabdivi mergyog poklamos sidi. Nang ito'y matapos ay lumika si Becca ng tatlong malalaking ibon na buhat sa putol na sanga ng kahoy sa pamamagitan ng ganitong pangungusap. Tu, cruisais et eau, oho derubin in pamata, aprumak Becca misto gratonam, novocam. Nang ito'y mawika ni Becca ay dumampot ng tatlong putol na kahoy at saka sinabi, Pabakati, krap, katapagade, garga, kakap, at karaw, sumibibat. Sa kanilang tatlo, ipinagkatiwala ng Diyos Infinito ang paglikha sa daigdig na siyang tatahanan ng mga tao. Upang ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay makikitang maliwanag sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Namahayag sa lahi ng mga tao na ano pat ang nakikita ay hindi ginagawa sa mga bagay na nakikita, kundi ginawa ito ng tatlo mula sa wangis ng mga bagay na hindi nakikita na itinatag bago pa man itatag ang pundasyon ng pagkakalikha nitong mundo at inihagis sa itaas ang tatlong putol na kahoy ay naging malalaking ibon na tinungo ang tatlong personas upang silain. Nang matanaw ng tatlo ang tatlong ibong malalaki na sila ang tinutungo ay itinuro ng kanilang kanang kamay at ang tatlong ibon ay lumagpak sa ibaba. Ang dalawang ibon ay naging mga punong kahoy at ang isa ay naging bundok. Ang dalawang punong kahoy ay siyang pinagkunan ng dalawang krus na pinagpakuan kay Dimas at Hestas. Ang sinabi ng tatlong persona nang sila'y sisilain ng tatlong ibon. Ang sabi ng Diyos Ama, Koga Batume. Ang sabi ng Diyos Anak, Koga Batur. Ang sabi ng Diyos Espiritu Santo, Kobi Starbe. Sa ganong pangyayari ay sumama ang loob ni Becca sapagkat nabigo ang kanyang hangarin. Nagalit siya dahil sa nangyaring pagkabigo. Tinungo naman niya ang mahal na birhen subalit hindi siya makalapit dahil sa kaningningan ng 12 bituin na nakaputong sa ulo. Ginamit ang kanyang karunungan at ang wika. Sorbetatis, Plamesis, Dobis, Puntuhuru, Uriev, Tegratim Tendap, Demigratim Birmat, Betuselis. Nang ito'y masabi ay nawala ang liwanag ng 12 bituin at nakuha ni Luxbel. Ang birhen ay nagtaka
Dahil sa biglang pagdidilim at hindi makita, si Luzbel ay biglang umalis at nagpunta sa Tardar at ang wika. Ama, ako pala ay may higit na kapangyarihan kaysa babae na iyong binigyan ng 12 bituin, kaya hindi ako maaaring kumilala sa kanya at hindi nararapat ipailalim sa kanya ang aking kapangyarihan, sapagkat nakuha ko ang kanyang kaliwanagan nang hindi niya nalalaman. Luxmer, ang sabi ng Atanda, bakit mo ginawa ang gayon? Hindi ba sinabi ko sa iyo na siya'y gagalang mo at huwag lalapas tanganin? Magbalik ka at isauli mo sa kanya ang iyong kinuha at humingi ka sa kanya ng tawad. Kung siya'y lalabanan mo, ay ako ang iyong nilabanan. At saka nang usap ang Atardar ng ganito. Mibat, Olarana, Swam of Clavies, Hukum Imbram, Jupatanam May, Ikam Diabrofur. Sa sinabing ito, si Luzbel ay hindi nakakilos at parang ipinako. Sa kinatatayuan at ang buong katawan niya ay ginitian ng pawis mula ulo hanggang paa, at saka muling nagsalita pa ang Atardar ng Bigtan, Bakutan, Pagwenam, Egretum, Baksago, Lamurok Lupatim, Tramnokto. At ang dalawang paa ni Luxbel ay bumaon sa batong pinatutungtungan. Pinarusahan siya ng ama dahil sa kanyang ginawa. Nang magsalita muli ang Atardar, ay nakaalis si Luxbel. At dito, nagsimula ang kanyang paghihiganti. Sa kanyang kapangyarihang taglay ay gumawa siya ng masama at lumikha siya ng maraming masasamang espiritu. Sinabi niyang siya'y magiging katulad ng katastaasang Diyos at hindi siya susunod sa Diyos, at sumuway nga siya sa mga utos ng Diyos. Kaya tinawag siyang Luxbel o Luzbel, na ibig sabihin liwanag tumalikod o nilambungang liwanag. Hinikayat niya at niyakag ang ibang anghelis at arkanghelis sa kanyang paglaban sa Diyos. Kaya tinawag siya sa pangalang Beka, na ibig sabihin sagad sa kasamaan at ganit o gahaman, at sinabi sa kanyang sarili, ako'y sasamba sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y upo sa bundok ng kapisanan sa mga katutuluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alabang. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. At dito nga nagsimula ang unang kasalanan ayon sa banal na kasulatan. Sa susunod ay ibabahagi ko sa inyo ang mga paggamit ng mga orasyon dito sa aklat ng lihim na Atardar.